isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa mga oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula, mag-aaral ng kanyang mga salita, awitan po muna natin ng Panginoon. Awitin po natin yung puso ko'y inyong sinisiyasan. Puso ko'y inyong sinisiyasan. Buhay ko'y inyong alam. Ang lahat kong lihim o yabe ay tiyak nyo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa inyo ay nilingin. Ang lahat kong lihim o ay tiyak yung ang nababatid. Salamat Panginoon, kilala nyo ako. Ang lahat ng bagay ay dinilim sa inyo. Salamat Panginoon, tumitiyo ako. Kayo lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa inyo, Panginoon. Puso ko inyo sinisiyasat. Buhay ko inyo alam. Ang lahat kong lihim o yabe ay tiyak nyo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa inyo ay nilingin. Ang lahat kong lihim o iyak nung nalaman. Salamat Panginoon, kilala nyo ako. Ang lahat ng bagay ay dinilingin sa inyo. Salamat Panginoon, tinutuwid nyo ako. Kayo lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala nyo ako. Ang lahat ng bagay ay dinilingin sa inyo. Salamat Panginoon, tinutuwid niyo ako. Kayo lang ang may alam na aking patutunguhan. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, katulad ng aming inawit, salamat sapagkat nakikilala ninyo kami. Salamat sapagkat nalalaman namin na kasama namin kayo. Salamat o Diyos sa mga oras na ito. Inihiling po namin ang patuloy na patnubay niyo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, kayo'y magbigay sa amin ng mensahe sa umaga na ito. Maparangalan po kayo, pinapasalamatan po namin kayo na kayo yung magtagumpay sa umaga na ito at sa pangangaral ng inyong mga salita, Lord, hinihiling po namin ang inyong basbas. Patuloy na kayo yung pumagitna sa amin. Kayo yung magbigay ng malawak na kaunawan sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po. Inaakin po namin ang patuloy na pagkilos ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga na ito. At tayo po ay magbasa ng kanyang mga salita. Sa aklat po ng Kawikaan, Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Sinasabi po diyan, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Mga kapatid, napakahirap sa isang tao ano, na palaging nagsasalita ng isang bagay na hindi makakaganda sa kanya. At mahirap din naman na palaging nagsasalita na kahit hindi na nararapat para sa kanya o hindi na po akma para sa kanya ay ipinagpipilitan niya. May mga tao na nagkiklaim ano, na isang bagay na nais nilang gawin, ngunit hindi naman pala ito yung niluloob o kalooban ng Diyos sa kanila. Kaya nga, kung ano yung iyong iniisip, take note mga kapatid, ang inner part of our body is our heart. Tandaan po natin ito. That is the center of our body. Yung ating puso, ito yung pinakasentro na napakahalaga sa isang tao. At merong isang parte tayo ng katawan na nagbibigay ng instruction sa puso. Kaya nga, napakahirap isipin na sinasabi ng ilan na hindi. Ito kasi yung nararamdaman ko. They are following their heart. Ano? Pero yung naramdaman natin, mga kapatid, meron siyang pinagmulan. At yung pinagmulan nun ay kung ano yung ating nasa isipan. Kaya nga kung palagi mong iniisip, palagi po nating iniisip na tayo ay babagsak, iniisip mo, eh yun ang mararamdaman natin mga kapatid. Kung ang iniisip natin ay palagi tayong kawawa, eh yun talaga yung mararamdaman natin na kawawa tayo. Sapagkat ano yan? Kung ano yung iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Kaya kung ang iniisip natin ay puro negative, mga kapatid, huwag tayong umasa. Kaya kapag ka meron tayong meron tayong ugali na paladain, no? Wala nang ginawa kapag ka kausap ay puro reklamo, puro hindi na nakausap na nagkaroon. Meron po ba kayong nakausap na gano'n? Hindi na parang ano, everyday na lang. Puro kabigatan nang ikukwento sa'yo. Puro problema, puro pagsubok. Ha? Napakadalang maikwento ng tagumpay. Alam nyo, kapatid, nagtagumpay sa akin yung Panginoon. Ano? Kaya, mga kapatid, ano po? Hindi naman po masama na magkwento ng nararanasan natin, but the problem is we are focusing ano
Yung isipan natin ay nakapokus kung ano yung naranasan natin na mali, na pangit. Kaya ulit-ulit iniisip natin yun. Kaya marami sa atin ang nalulugmok sa kahirapan. Bakit? Eh yun kasi yung iniisip nila eh. Hindi na ako makakaahon dito. Natural, hindi ka na pong makakaahon. Bakit? Eh yun din yung iniisip mo. At lagi natin sinasabi, eh, imposible namang mangyari na makaahon ako sa kahirapan. Imposible. Mga kapatid, alam ng Diyos yung bagay na dapat niyang ibigay sa atin. At kung minsan, nahahadlangan natin yung bagay na dapat na ibibigay sa atin ng Panginoon dahil sa ating pag-iisip. Ano? Kaya kung ang ating iniisip, mga kapatid, ay puro negative, puro pangit, ito din yung papasok sa ating puso. Kung minsan talaga, nababaligtad lang po talaga natin siya. Na sinasabi natin, ito kasi dinidikta ng aking puso, hindi ko kaya kahit anong isip. May mga pagkakataon na ganun, pero karaniwan sa tao, ano, iniisip na natin at mararamdaman ng ating puso. Alam po ninyo, kahit yung pagmamahal, ano, kaya nga yung bata na walang kamalay-malay, nakikita niya yung tatay niya, yung nanay niya, sila yung nagpapagal para sa kanila. Ano, that is normal na usually na talagang unang ma-attract o unang nagmamahal ang bata ay kung sino yung kanyang mga magulang. Why? Kasi sila yung lagi na ilang nakikita. At yun yung tumatak sa kanilang isipan. At ganun din tayo, mga kapatid. Ano? Kung iniisip mo ay palagi kang galit, palaging masama, palaging hindi mabuti, yan din yung mararamdaman ng ating puso. Ano? Parang ano yan eh. Yung ating utak ay nagsesend. Kung basura yung isesend niya sa ating puso. That is what you feel. No? Yun din yung mararamdaman natin. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Minsan pa po, makibukas pa po sa akin sa aklat ng Jeremias. Jeremiah chapter 17. Nine hanggang 10. Sabi po niya dyan, ang puso ng tao ay mandaraya igit sa lahat. Alam niyo kung bakit naging mandaraya. At lubos na masama, sino ang makakaalam kung gaano ito kasama? Alam niyo po kung bakit naging mandaraya ang ating puso. Dahil kung minsan, mayroong pumasok sa atin. Kaya nga yung takot, ano? Yung takot, conquer your fear. Minsan iniisip natin yung isang bagay na hindi natin kayang gawin. At dahil sa iniisip natin yun ng paulit-ulit, yun yung mararamdaman natin. At madadaya na tayo ng ating puso. Oh, ito nga, kakabahan ka na. Matatakot ka na. Ano? Mararamdaman mo na yung ano. Kaya mga kapatid, sa ating isipan nagmumula, pumapasok sa ating puso, ano yung isang maganda na ibinigay sa atin ng Diyos dyan? Tingnan niyo po sa verse 10. Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-ugali at mga gawa niya. Merong Diyos, ano? Ang Diyos na nakakakita ng puso at isipan ng mga tao. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, God is always watching us. Pinapanood tayo ng Diyos. Kaya nga, yung ating puso, yung ating isipan ay ating dapat na binabantayan. Kaya, uulitin ko, marami sa atin ang nababaligtad yung main na nangyayari in reality. Na ang isip ay nagdidikta sa ating puso. Ngunit karamihan, ang puso ang pinagdidikta sa ating isipan. What you feel, ano? Kung ano yung nararamdaman natin,
siya nating sinasabi sa ating isipan, sandali lang, ito yung nararamdaman ko. Nakukuha po ba natin? Na mas nasusunod si puso kaysa sa isipan, sapagkat yun yung nararamdaman ko. Alam niyo po, noong na-invento ang anesthesia, may mga, kasi alam niyo kung bakit po siya na-invent, ano yung nararamdaman ng mga nasasaktan sa kanila ng anesthesia? Namamanhid. Kapag ka manhid ka, hindi ka masyadong nakakaramdam ng sakit. O totally, hindi talaga tayo makakaramdam ng sakit. Pero, nasa isipan po natin, na pwedeng, na merong sumasakit sa akin. Alam po ninyo, meron pa akong isang na experience na nakausap, wala nang binanggit kundi may masakit sa kanya. Pag naman pinatingnan sa doktor, wala namang makitang karamdaman. Iniisip at pumapasok sa kaloob-looban. Ganun po yung nangyayari. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na napakahalaga ng ating pag-iisip pagdating sa ating emosyon. Alam niyo po ba na yung emosyon natin, yun din yung pwedeng magpabagsak sa iyo at maging katagumpayan o magbigay sa atin ng tagumpay. Parang nakakasilaw ko yung Ayan, okay na po. Okay. Men lost glory. Lost the glory. Yung mga kalalakihan ay bumagsak sa pamamagitan ng pandaraya ng puso. Si una po natin ay si Adan, ang pinakaunang lalaki na tao dito sa mundo. Si Adan. Paano nagkasala si Adan? Noong nadaya siya ng kanyang puso. Take note, mga kapatid. Noong nadaya siya ng kanyang puso. Sapagkat iniisip niya na dapat sundin niya si Eva. Dahil, alam po ninyo, si Adan kasi, nagmahal siya. Minahal niya talaga si Eva. At ganun karaniwan yung mga lalaki. May mga lalaki na kapag ka mahal talaga nila, kahit alam nyo nang mali, kahit alam nating mali, sinusunod natin yung kagustuhan ng ating minamahal o sinisinta. Kahit alam natin na mali. Why? Nadadaya tayo ng ating puso. Nadadaya tayo ng ating puso. Si Samson, isa din yan. Hindi ko na po babasahin. Sa Judges chapter 16 verses 2 hanggang 20. Yun din yung nagpagbagsak sa kanya. Si Samson. Pinabagsak siya o nagpagamit siya sa babae. Nadaya siya ng kanyang puso. Si Haring Saul, basahin nga po natin, isang verse lang naman. Sa unang Samuel. 1 Samuel chapter 16 verse 14. Umalis kay Saul ang Espirit ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espirito na ipinadala ng Panginoon. Take note, mga kapatid. He was chosen among all. Pinili siya ng buong Israel para maging isang hari. And yet, dahil sa kanyang pagseselos, dahil sa kanyang inggit, alam naman natin yung nangyari dyan, mga kapatid. Dahil sa kanyang inggit,
dahil sa kanyang selos kay David, inaasar-asar pa siya nung yung kay Saul, 10,000. Yung kay David, 10,000. At yun yung naging epekto sa kanya. At dahil sa napuno na siya ng inggit, ng galit, take note mga kapatid, yun yung sinasabi ko sa inyo, na-receive ng isipan natin yung isang bagay na nakakainis, hindi maganda, napikon ka, mali yung nangyari. Inisip natin, pumasok sa ating isipan na pagkatapos nun, ipinadala sa ating puso. Nung naipadala sa ating puso, ito yung naging bunga mga kapatid. Nung nagkaroon siya ng galit at inggit, dumating ang pagkakataon. Umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, kaya yung inggit, wag po nating hayaan na alisan tayo ng espiritu ng Panginoon dahil sa inggit. Wag po nating hayaan na umalis sa ating puso yung espiritu ng Panginoon dahil sa galit. Wag po nating hayaan na mapahirapan tayo ng espiritu, masamang espiritu, dahil hindi tayo nakasunod sa Diyos na ingatan ng ating puso. Napakahirap po na umalis ang banal na espiritu sa atin dahil sa ating katigasan ng ulo at hindi pagpapatawad. Napakahirap po. Meron pang isa, si Judas. Sa aklat na Mateo, makibukas pa po kayo sa akin, isa pa. Matthew. Chapter 27. Verses 3-5. Sabi niya dyan, nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pila na mga mamahaling ng mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan, pero sumagot sila, ano ang pakialam namin diyan? Problema mo na iyan. Itinapon ni Judas sa templo ang salapi. Pagkatapos ay umalis siya at nagbigti mga kapatid. Dahil sa digta ng kanyang puso. Kaya tayo kapag ka wala tayong iniisip kundi masama. Palagi nating naiisip na lalo na pagdating sa pera. Si Judas mga kapatid, napakahirap na hatulan natin ito. Bakit? Kung minsan kasi parang iniisip po natin, ay si Judas nag-Judas siya. Parang sobrang sama ng tingin natin sa kanya. Hindi natin nakita yung isang side na nagsisi siya. Hindi naman po natin siya kinakampihan. Pero sandali lang mga kapatid, si Judas na po ito. Si Judas, nakita niya yung isa siya sa 12 apostol bumagsak. Dahil sa pandaraya ng kanyang puso. Nakita niya yung iba't ibang miracle na ginawa ng Panginoong Hesus, bumuhay ng patay, nagpagaling na may karamdaman, at yung pangangaral ng Panginoong Hesus. Pero nadaya ng kanyang puso. He lost his friends and Lord. And eventually killed himself. Huwag po nating pabayaan na yung ating sariling pagnanasa yung pumatay sa atin. Na bandang huli, yan din yung sisira sa iyo. Pagmamahal sa salapi, pagmamahal sa isang bagay na hindi nararapat.
Take note mga kapatid, kung si Judas nga nagkasala na, kaya lalong maging maingat tayo. Kung isipin natin, sasabihin nung iba, eh hindi, pinili si Judas para maging, hindi, mga kapatid, hindi ganun yun. Ang totoo niya, nakita na ng Diyos na talagang ganun yung gagawin niya, that, because that is his character. At alam ng Diyos na babagsak siya ron, hindi para ilagay siya dun sa isang sitwasyon na yan. No, hindi. Nakita na ng Panginoon yun. Bago niya isulat, nakita niya ang Diyos ay ang Alpha at Omega. Kaya noong time na yon nakita na niya. No? Hindi pa nangyayari, pero sa Panginoon, nangyayari na. Kahit na yung pakikinig natin ngayon, hindi pa nangyayari yan. Hindi pa nangyayari yan kahapon, pero para sa Panginoon, nangyari na yan. Ganun ka, lawak yung kadakilaan ng Diyos. Hindi masukat. O napakahirap unawain. Pero isang bagay, napaka-importante mga kapatid. Si Judas nga, kasama na ng Panginoong Yesus, nagkasala. Hindi naging maingat sa kanyang puso. Iniisip niya ay hindi maganda. Nadala siya ng kanyang puso. Nadaya. Tandaan po natin, if your heart affected in sin, it will affect your relationship with God. Di ko na po babasahin sapagkat patapos na po tayo. Ano? Isaiah chapter 59 verses 1 hanggang 2. Kayong, pwede niyo pong basahin na lang. If your heart affected in sin, it will affect your life. Makita po natin yan sa Psalms 51:6-12. Maapektuhan talaga yung buhay natin kung ang ating puso ay mapupuno ng kasalmaan, kasalanan. If your heart affected in sin, it will affect your family. It will affect also the church. Kaya nga, mga kapatid, napakahirap ano, na manguna sa atin ng ating puso at ito din yung maging dahilan para tayo ay bumagsak. Huwag po nating hayaan na ang ating puso ay ang dumaya sa atin at magpabagsak sa atin bilang isang Kristiyano. Muli, mga kapatid, isang bagay ang nais ng Panginoon. Ang puso po natin, huwag po natin gawing basurahan. Ang puso po natin ay alagaan natin. Huwag po natin iniisip ang isang bagay na pwedeng makapagpadumi sa ating puso. Guard your hearts. Tayo pong lahat ay mukod talagang manalangin. Dakila po naming Ama, salamat po sa umaga na ito. Patuloy na nagpapasalamat kami sa inyo. Purihin po kayo, dakilain. Nalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid ko na nasa Pilipinas, kayo po yung magpala sa kanila. Sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon, maging pagpapala po ito. At hinihiling ko, Panginoon, kayo patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa kanila. At sa lahat ng kanilang mga gagawin, sa lahat ng aming gagawin, naroon po ang inyong pagsama. Maraming maraming salamat po. Inamin po namin ang pagkilos ninyo sa buhay ng bawat isa. Lukuban po ninyo kami ng inyong banal na dugo. Manatili sa amin ang inyong mga salita. At samahan po ninyo kami sa araw na ito. Bigyan po ninyo kami ng kagalakan na nagmumula sa inyo. Salamat po. Inangkit po namin ang lahat ng ito na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be all the glory po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.